So, magandang araw sa inyo mga boss. Ngayon, pagkaganahin natin yung mga function nito. Papakita ko yung mga wiring nito. Itong mga nandito. Yung signal light, engine light indicator, yung fuel wheel, RPM. So, ito kasing wiring nito kung napanood nyo yung una kong video na kinalas ko to. Maraming putol-putol na wire dito kasi kinain to ng mga ipis yata. So ngayon inayos ko yung mga connection nito. Papakita ko na lang sa inyo kung paano yung mga connection ng panel indicator natin. So umpisa na natin. Una natin na tignan ang connection ng itong RPM. So ito yung RPM niya. Ayan. So ang connection niya, meron siyang, tingnan natin sa likod yung wiring niya. So ito. So ito. So ang wire ng RPM, meron dito yung tatlong wire. Ayan. So tatlo ito. Ayan. Ang isang wire na kulay niya ay green. So itong green, ground yan, na ground yan. So itong green, nakakabit yan sa, konektado yan sa battery, sa negative ng battery natin. No, konektado yan doon. Meron kasing supply yan na papunta dito. Negative. Ito naman itim, positive yan. Nakakabit naman ito sa accessory wire o yung galing sa susian. Tapos itong isa, ang kulay nitong isa ay black yellow. So ayan, black yellow. Nakakabit ito sa CDI ng motorsiklo. Sa CDI, makikita natin itong kulay na wire na to. So ayan, bumaba siya dito. Ayan. So ito na siya, oh, mula dun sa taas, pababa, ito yung connection. Ang pinupunta niyan, ang diretso niyan sa may CDI. Punta tayo sa CDI para makita natin kung ganun nga. So ang CDI ng motor na to ay nasa bandang hulihan. Ito yung wire niya, oh. Ayan, so dito nakapwesto sa likod yung CDI nito. Ayan, oh, black yellow. Ayan, yan po yung nakita nating wire doon sa RPM. So tatlo ang wire ng RPM, isa yung nakakonect dito sa CDI. Kung babalatan natin to dito, dito yan nakatap, no? Kung babalatan natin yan. Pero di na natin kailangan balatan dahil nakita ko na to, eh. So ganun po ang RPM. Isang positive, isang negative, at saka yung isa galing ng CDI. So ngayon di ko lang to mapapandar kasi hindi nyo makikita. Pero next time papakita ko na gagana yan. Kasi dito sa motor na to, marami pa akong inaayos sa makina. Ayan, so hindi to under ngayon dahil may kulang ako pa dito. So kulang pa to ng pyesa. Kaya inayos ko muna yung mga wiring nito. So sinir ko sa inyo para makita nyo yung mga connection. Ayan, dito naman sa fuel wheel. Ayan, tingnan natin din yung wiring ng fuel wheel nya. So ang fuel wheel, meron siyang floater sa tangke. Pero hindi lahat ng motor ay merong fuel wheel indicator siya. Wala, yung iba. Ito meron siya, tatlo wire niya. So ganun pa rin. Itim, green, tsaka itong yellow na may guhit na white. So yung itim, positive yan. Tapos yung green, ground. So ganun po. Kaya lang, ang connection nitong isa, doon tos nakakabit yung isang wire na yun, yung yellow. Dito yan nakakabit. Sa banda dito sa itong tangke, sa loob niyan mayroong floater yan. Kung bubuksan natin yan, sisilipin natin diyan. Meron diyan floater yan diyan. Tapos may wire yan. May dalawang wire sa socket niya. So titignan mo lang dito sa socket. Dito sa, may socket yan dito galing sa tangke. So hindi lang may papakita dito. So umakit sa dito sa may indicator na. So ganun po. Ganun ang para sa
fuel. So tingnan natin kung gagana siya. Susukitin lang natin ng alambre yung floater kasi wala siyang gasolina, kaya kung mapapansin nyo, ayan o, empty yan kasi walang gasto, walang laman yung tanke. Kaya gagawin natin, susungkitin lang natin ng alambre yung floater niya, iangat natin, titignan natin kung papalo yung doon sa may indicator niya. So sungkitin lang natin, iangat natin. So ayan, ay angat ko na yung floater niya. So nakita nyo, pumalo siya o, umakyat siya. Inangat ko lang kasi kung lalagyan natin ng gas yan, aangat yung float. So ganyan po mangyayari yan. So gumana po siya ngayon. So ibig sabihin, okay pa yung floater nito. So yan naman po ay para sa float, sa fuel. Ngayon itong turn signal indicator, pakaliwa to. So tingnan natin yung bulb nyo nandito. Kasi meron tatanong nito kung paano yung connection ng signal light indicator. So ayan, ito yung signal light indicator bulb nya. So ito yun. Ayan, meron siyang dalawang wire, green at saka orange. So yung green, ground uli yan, no? Ground yan ng indicator. Tapos itong orange, ayan, nakakabit itong orange na to. Konektado yan sa left side din ng signal light. Ayan. Dito, konektado yan dito sa positive nito. Yung orange, konektado din yan dito. Kaya kung mapapansin nyo dito sa socket, ito yung socket nya. Ayan o, pareha silang orange. So, konektado yan dun sa indicator. Ayan. Tapos, konektado din yan sa turn switch. Yan, nakakabit din yan sa turn switch. So galing turn switch, ito yung turn switch natin, oh, orange. Ito, tingnan natin. So ito yung turn switch, oh, kulay orange. Yan. So konektado yan doon sa indicator, papunta ito ng left side ng signal light. So ganun po. So ganun po ang connection ng signal light indicator. So meron kasi nagtatanong nito kung paano yung connection ng indicator. So ganyan lang po ha. So ganun po. Sana na kusundan nyo yung video natin. Kahit medyo maraming wire dito, huwag kayong maguluhan dyan. Yung kanan naman, ganun din. Ito yung signal light niya, yung bulb niya. Ayan. So kung mapapansin nyo, may mga tape na to kasi mga bagong wire na ito, yung mga putol-putol ng kasut ito dahil sabi ko ang inat-ngat to. So ito yung karugtong niya, oh. Ayan. So buo pa yung karugtong pero yung dulo dinugtungan ko na lang ng wire. So ayan, oh, light para siyang para sa may pagka-gray. Ayan, dito din yan pumupunta sa papunta naman sa kanan. Ayan. So ayan, sa ito kanan yan, konektado din yan dito sa kanan signal light. Ito yung socket nya, oh. So dito iba na yung wire ko na ginamit sa ground kasi bago na yan. So ayan yung connection yan, konektado yan dito papunta dito sa signal light indicator sa panel. Tapos diretso sa hulihan. So testing natin, i-turn left natin at saka right. So ayan, oh. So gumagana siya, sabay siya nung kaliwang signal light. So sa kanan ganun din. So tingnan natin sa hulihan. So ayan, oh. So ganun po mga sir ang pagwawiring ng mga signal light. So ayan, oh. So sana meron kayong naintindihan sa video natin ngayon, lalo na dun sa mga nag-comment. Ngayon dito itong wire na to, wala pa siyang mga tape. Itong green, lahat ito ground wire to, no?
Lahat yan ground wire yan, isang yung itong magkakasama. Lahat yan ground wire yan. Kasi marami siyang sinusupply yan ng ground dyan. Lahat ng bumbilya dyan may ground. Kaya dumami ito ng ganito. Ayan o. So ganyan po ang loob ng motor natin sa may bandang headlight. So yun lang po ang video natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Like and share. Maraming salamat.